Sabi ni Pablo, 24:16 nang gawa, na dahil nga rito'y lagi rin akong nagsasanay upang magkaroon ng isang budhing walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Kasi ang tao naging makasalanan. Originally, ang tao mabuti ang budhi eh. Napasama ni Satanas, yung budhi ni Eva, yung isip ni Eva, napasama. 11:3 ng ikalawang Korinto. Ngunit ako'y natatakot, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na mga pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Kakapagpasama ng isip ang Diablo. Como ang mga tao ngayon napapasama ng Diablo? Sabi ni Pablo, lagi akong nagsasanay. Ang ibig sabihin nung lagi nagsasanay, kasi napulyot na yung isip saka yung puso ng tao, lagi akong nagsasanay na magkaroon ng isang budhi na walang kapaslangan sa Diyos at sa mga tao. Ibig sabihin, para magkaroon ka nun, pagsasanayan mo yon. It will be hard work. Isang gawaing hindi nakukuha sa isang araw o sa isang linggo o sa isang buwan, yon ay pinagsasanayan, pinapractice na. Meron kang naramdaman na gusto mong mandaya, lalabanan mo yon. Pagsasanayan mo na hindi ka mandadaya. Ako kasi naranasan ko yun eh. Susuklian ka sobra. Maisip mo ngayon, ay, hindi naman ako may kasalanan, sabi ni Satanas. Huwag mo na suli, hindi naman ikaw may kasalanan. Lagi kong ginagawa, pag nararamdaman ko na huwag ko nang isuli, ay susuli ko. Kasi ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-iimbot. Huwag mo imbutin ng asawa, huwag mo imbutin ng bukid, huwag mong iimbutin ng baka, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Eh sinuklian ka ng sobra, kanya yun eh. Do, huwag mo iimbutin, susoli mo. Meron kang napulot, alam mo naman yung may-ari, susoli mo. Kaya sabi naman ni Satanas, huwag mo na soli. Hindi mo naman ninakaw eh. Pero ang utos ng Diyos, isusoli mo. Kasi nasa mga palatuntunan ng Diyos nung una na bawa yung isang baka na pulot mo, eh wala ikang may-aring humahanap, aalagaan mo yung baka. Pero pag dumating yung may-ari, sosolib, yun ang utos ng Diyos. Ibig sabihin, inaalis ng Diyos sa atin yung pag-iimbot. Pag ganun ang ginawa mo, masasanay ka lagi. Masasanay kang gumagalang sa magulang mo. Hindi ka sumasagot ng pabarumbado. Masasanay kang mahal mo yung asawa mo. Masasanay kang hindi ka nang loloko ng nobyo at nobya mo. Pinagsasanayan yun. Kasi darating ang mga pagkakataon, yung budhi na yon, dudungisan ni Satanas yon. Pag-iisipin ka ng hindi tama. Kaya nagsasanay ako lagi. Nung masanay na si Pablo, ang sabi niya sa bandang huli, 20:26 ng gawa. Kaya nga, pinatototohanan ko sa inyo sa araw na ito na ako'y malinis sa dugo ng lahat ng mga tao. Natiyak niya na malinis siya sa dugo ng lahat ng mga tao. Nagsanay kasi siya ng mabuting budhi eh. Gaya nung sinasabi niya kay Timoteo sa 2:22. Datapwat, layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Susundin mo yung kabanalan, pananampalataya, pag-ibig, kapayapaan, kasama ng mga nagsisitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Kasi kung tumatawag ka sa Diyos, marumi naman ang puso mo. Ang sabi ng Biblia, ang pakinig ng Diyos nasa mga matuwid. Ang kanyang mata nasa kanila, ang kanyang pakinig nasa kanilang daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon laban sa kanilang nagsisigawa ng masama.